Alim lang malakas. Welcome back to my channel. So for today's video guys, andito na nga ako sa panibasan. Nag-start kami bumiyahe around 2 a.m. Ayan, no, gumising kami 2 a.m. tapos nagbiyahe kami alas 3. So ayan, andito na kami guys. Tambal sa kaway-kaway. So nilagyan namin ng mga ring yung mga. So ayan guys, nalipat ko na nga yung mga alaga kong manok dito sa panibasan. At ayan, sinakay lang namin siya, sila ng top down at kasama na yung kulungan na yan. Thanks God at successful yung paglipat namin dito. So itong dati kong kulungan guys, kung nakita na napanood nyo yung video ko before, hindi to nakakulong or hindi to nakakanet. So nilagyan na ng net ng papa ko at naka-divide yan siya guys, dalawang ano yan hanggang dulo. So hindi yan magkasama yung native chicken at saka mga Rhode Island. So naka-ano siya, naka-net. Malawak ang paglalakaran ng mga sisew ko. So ayan, shoutout naman dyan sa aking Margustinay na ano, gumahatching. Hi! Hello, ayan. So ayan guys, nilalagyan ng papa ko ng ring yung mga paa nila para malaman ko kasi tatlong batch to. Yung unang batch, yun yung mga sisew na binili ko. Ayan, from Davao and Turil. And yung second batch is yung batch? mga sisiyo na binal... Batch. yung pangalawang batch guys, yun yung mga sisiyo ko na binili from Pantukan Range. At yung pangatlo, yun yung mga eggs na binili ko na in-incubate ko guys. So, kailangan hindi yan sila magkahalo-halo at merong palatandaan. Kaya nilalagyan namin ng ring yung mga paa nila para pag kung ready to lay na sila, malalaman natin na hindi sila magka-patted. So itong area na to guys, ito naman yung sa likod ng haunted house namin. At dito nakalagay yung mga basila na manok ng papa ko. Yan yung mga hens niya guys. At saka yung mga roaster nandun sa gilid. So ayan, napaka-healthy nila. So matagal-tagal na sila, mga 1 month na sila dyan. 1 month na silang nagstay dito sa panibasan. So ayan, napaka-healthy na oh. Ayan, makikita niyo guys. So, pag mangitlog sila, papasok lang sila dyan at pupunta sila sa kanilang mga pugaran. So, ayan. Check natin yung mga eggs. Ayan, ang dami. First pugaran, 2, 4, 6, 7. Merong 7 itlog. So, hindi na ito naka-incubate, guys. Ay, pwede naman silang maglimlim dyan. Pwede na rin hindi incubate. Pero, kinuha ko lahat ng mga eggs at tinala ko. Siyempre sa bahay para incubate natin yung mga itlog. So ayan, merong naglilimlim. So ayan, ang dami, napaka-healthy nila, ang dami nilang itlog. So yung part na dyan is yun yung mga roaster. Ayan, yun yung mga panabong guys. Mga siguro one year na tong mga panabong na to. 1 year old. Ayan, mga 15, 17, 18 to sila. So, ayan, bago lang din na ginawa nila itong lalagyan ng mga pang panabong, guys. At napakalinis. Kailangan malinis. Ayan, nakamower yan. At syempre, naka-range siya. At hindi lang sila makakalabas, guys. Walang makakapasok na ibang mga manok din. We'll be right back.
incubate ko. Ito na sila, ganito na sila kalaki, guys. At dapat dyan lang muna sila kasi medyo maliit pa sila, guys. And kailangan talaga na pag umulan, safe sila at hindi sila mabasa. Guys, don't forget to like, share, and subscribe. And please click the notification bell para updated kayo sa susunod kong video. See you in my next vlog. Bye!